What's up guys? Red Skinto here from Tech Beast Philippines. At ngayong araw, bibigyan natin ng review itong bagong game controller natin na merong codename AK03 Fantasy at ang brand niya ay Memo. So ready na ba kayong makita kung maganda bang gamitin to? Okay ba siya pang PUBG CODM? Kumusta ang materials niya? Tapos, okay na okay ba siya sa lahat ng phone? So kung ready na kayo, tara na, start na natin i-review to. Guys, mag-start tayo sa pinaka-packaging ng controller at yung mga nakasulat niya no sa simula sa harap hanggang sa likod. Okay, mobile game controller, game handle, AK03 po ang pangalan niya, Fantasy, at ang kanyang brand ay Memo. So itong game controller na to, branded po siya. Tapos dito sa side, meron siyang Chinese characters. Tapos compatible for all kind of chicken hand games, no. Parang ano, parang yung chicken hand games parang naging common na pangalan na yun sa mga ano, sa mga shooting games dahil sa PUBG. Yun yung ginawang pangalan ng mga Chinese sellers, chicken hand games. Tapos sa kabila naman, compatible for most mobile phones on the market. So tignan natin. Okay, Memo mobile game controller. Tapos tignan natin yung likod niya. Okay, meron siyang instructions for use. So, step 1, open the controller, install the triggers and cooling fan on the smartphone. So, makikita natin dito, nakasalpak yung triggers dito sa likod niya. Mamaya natin i-elaborate itong step by step. Tapos, open the customize. Okay, mamaya yan. Tapos, gear switch. Makikita mo kung anong special sa trigger na to. Lalo na kung PUBG, linalaro mo, sobrang effective ng pinaka-ano nito. Pinaka-mechanism niya. Tapos, sa kabila, okay, fan switch. Meron siyang first gear, third gear, first to third gear sa fan switch. Tapos, sa pinaka-triggers niya, meron siyang first gear to fourth gear. Ayos, ha? So, buksan na natin to. Okay, buksan na natin. Okay, eto na. Buksan na natin. So, pagkabukas niya, meron tayong makikitang manual at carrying case. So nandito sa loob mo, nandito sa loob yung ano natin, AK03. Meron siyang carrying case, meron siyang carrying case or pouch, whatever you wanna call it. Tapos eto yung manual niya. Bali yung manual niya, meron siyang Chinese language sa kabila. Tapos sa kabilang side naman, eto yung kanyang English install method or maybe guide. Hindi naman install method. Parang guide lang kung paano mo talaga siya gagamitin. Mamaya natin kalikutin to. No, dito muna tayo. Ito ang pouch. Memo brand. Ganda na. Maganda yung pouch niya. Ganda. Okay. Tapos, pagtingin natin sa loob, bago yung pinaka-controller, meron siyang micro USB para sa charging. Libre siya kasama sa package. At merong, anong triangle na to? Qualified Certificate Quality Check, no? QC Pass 01. Tabi na natin tong mga to. Tabi na natin itong case. At ito ang matitira sa atin. Okay, ito yung matitira. Ito yung pinaka-memo game controller natin. Color blue. I think wala pang kulay black, no? Kitang-kita naman sa pinaka-packaging natin, kulay blue siya. Okay, kung i-compare natin sa picture niya sa totoo, I think mas dark ano, yung actual niya kaysa sa nasa picture niya. Tapos kung makikita natin, no, meron tong tatlong parts. Ito yung pinaka fan niya, fan cooler. Tapos kabilaan niya ay yung triggers, left and right. So nakakalas to, gaganyanin lang. So, kakalasin din natin. Mamaya natin na-explain tong dalawang triggers. Tapos, unahin natin to. Ito yung pinaka-cooling fan niya. Dito sa baba. Okay, adjustable. May spring. No? Sa taas niya, hindi. Hindi siya adjustable. No? Kung ano lang nakikita natin, yun yung sasabihin natin dito.
Tapos, subukan natin. So, gagamitin natin ulit tong pang-review natin na phone, Mi 90 Pro. Okay. So, ganyan siya pag nakaselpak siya. Tapos, sa fan, asan na yung instructions natin sa fan? Fan switch. Okay. So, meron siyang tatlong gear. First gear, breeze blowing. Hand sweet dissipating. No? Parang ano lang, breeze lang. Chill-chill lang na fan. No? Second gear, strong wind. Okay, mas malakas na daw. Mas malakas na yung pangalawa. No? Tapos, third gear, surging wind. Quick cooling. No? Parang bagyo ba yan? Tignan nga natin. Okay, subukan natin. Hindi, mamaya na yung triggers. Ha? Ito muna unahin natin. So, ito ata yung pinaka-button niya. By the way, meron siyang battery sa loob. Oh, sa palagay ko meron battery ito sa loob kasi fan lang naman siya. Unlike dun sa L1 mobile cooler natin, hindi pwede kasing lagyan ng ano yun eh, power bank. Hindi magtatagal dahil ano ko yun, radiator cooler. Ito fan siya. Pindot. Okay. Patayin natin yung ilaw. Alright. Patayin lang natin mali na ilaw. Para nagre-reflect. Eh, yung pinakakulay niya. Lasapin muna natin ang kulay. Iba-ibang kulay niya. Ayun. Oh, nag-iiba siya guys. Ngayon, sindi na natin. Tapos, so, ito yung pinakauna niya, no? May hangin naman siya. Tapos, second gear. Ano yung second gear daw niya? Tignan nga natin. Sana ulit yung ano niya. Second gear. Strong wind. Wow. Okay, mas lumakas nga. Mas lumakas. Tingnan natin. Oo. Hoy. Tapos yung pangatlo natin. Alright. So guys, kinagandahan nito, meron siyang power bank sa loob. No? Hindi yung kailangan nakadiretso ka nakasaksak. So fun siya. Fun. For me, malakas naman. Okay naman. Oops, kaso yun. Ano yun? Uy, wala na ang baterya. Hindi ba siya na-charge? Oo. Yun guys, di na sumindi. Dahil ano lang. Dahil stock lang to, hindi na sisindi. Wala na siyang charge. No, yun lang ang kinaya ng powers niya. Yung stock, ano lang. Stock na charge lang. Konting-konti lang yun guys. Ngayon, subukan natin yung mga triggers natin. For me, ayos naman to. Pero hindi siya cooler guys. Fan siya. At ang pinaka-special naman dito sa mga triggers natin. No? May makukuha ka rin kasi maganda dito sa AK03 natin. Etong mga triggers niya. Etong isa, normal triggers. Makikita mo nakasulat naman dito yung aim niya. No? Aim, tapos sa shoot. So, bali dito sa aim niya, ang trigger niya dito, wait lang. Para sa kapal naman, okay naman siya. Kasi hindi pwede yung armored case dito, duda ako. No? Like ring case, hindi magkakasya. Pero okay naman siya siguro kung gumagamit ka ng slim case. So sa tunog muna niya, ang tunog niya hindi siya mouse click. No? Una. Hindi mouse click. Para sa mga mahilig sa mouse click na tunog, hindi para sa inyo to. Pero baka magdalawang isip kayo pag itong isa tinignan na natin. You know. So, ito ang tunog niya. No, hindi siya ganun ka, hindi siya mouse click. Ayan. Pakinggan niyo na lang. Yun ang tunog niya. Yan, guys. Tapos, etong sa taas niya, pare sila ng isa. Yung isa napipindot, eto hindi. Parang ano lang, parang decoy lang ito. No? Hindi siya clickable. Ano lang, parang display lang. Dahil, dun sa isang, dito sa isang ito, merong special dito. Kung napanood niyo na yung JS30 natin na review, ganun yon. Pero hindi mo na isasaksak sa likod. Dito na, solo trigger. No? Yun na yung parang meron yung chip. So yun guys, ito yung isa. Etong isa naman, ito yung special. Parang yung JS30 na merong speed, shooting speed booster. Etong, ano niya, etong sa top niya napipindot para i-turn on. Meron siyang indicator light. Yun, kita nyo. Tapos, buksan natin to. Gear switch. So yun guys, yung gear switch niya. No? First gear, steady.
for long pressing. Second gear, blue light. Pag nagfa-flash na, kaya niyang makagawa ng 8 shots per second. Third gear, 16 shots per second. At sa fourth gear, 30 shots per second. So yun guys, tignan natin. Susubukan natin to. Yun yung indicator light niya. Tapos kung gusto mong i-on off, long press lang. Tapos chinacharge siya. Charging. So yun guys, naka-steady light. Okay, ito yung gear 1, gear 2, gear 3, tatlong gear lang ba? Ulit nga. Yep, apat pala. Gear 4. Ha, blue light. Quickly. Ah, so, ano na yun yung gear ano niya? Yan, gear 1, 2. Ito yung steady niya. No? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon, effective nga ba? Subukan natin. Off natin. Kunin natin tong phone natin. Gagamitin natin yung tap counter. Reset count. Dito kasi makikita mo yung nagtatap. Kada tap mo. Long press mo, wala yan. Oh, kita natin. Para matesting natin. Etong trigger na isa, yung pang scope. Yun. So, ganyan siya guys. Okay, para sa top counter, para sa akin, accurate na siya. Kahit hindi ko pa nasusubukan sa in-game, kitang-kita mo naman, pagkapindot mo, nare-read na siya ng screen. No? Top count. Long press, isa lang yan. Long press, isa lang. No? Ngayon ko pa lang, promise, ngayon ko pa lang susubukan itong triggers sa AK03. Eto namang isa, tignan natin kung gumagana siya. Tignan natin, guys. Alright. Alam ko, kapag nakapatay ito, oops, what's that? Yan. Pag nakapatay ito, hindi yan gagana. Kailangan naka-charge at naka-CD siya. Okay, tama ako. Parang yung JS30. Lalong press natin. Okay, makikita nyo naka-on yung indicator light niya sa loob. Steady niya. Okay, tama. Steady niya isa-isa. Long press mo, isa lang yan. No? Okay. Gear 1. Doon tayo sa gear 1 niya, no? Yung mga 8 shots per second daw. Reset natin. Subukan natin i-long press. Kasi kung dito long press mo, isa lang. Long press. Taas, isa. Okay, long press. Okay, magic ah. Yan, so makikita niya guys. Ito ang gear 1 niya. Ganyan kabilis ang top ng gear 1. Isang long press, madaming shots. Set natin, gear 2. Yun, mabilis ah. Yan guys, mas mabilis. Mabilis ah. Gear 3. Oh, mas, parang ano yun. Nag-i-spike, parang spike. Pero mabilis rin siya. No? Mas mabilis, parang mas mabilis to. Parang spike yung pagkaano niya. Yun. Tapos, next. Oh, steady na siya. Balik na dun sa steady. Yun. Oh, steady. Gear 1, gear 2. Yun. Pero sa akin, parang pinaka-okay yung pinaka-ano niya. No? Gear 2? Gear 2 ba yan? 2 to 3. Yes. Yan. So, kita mo guys. Magic. Oh, subukan naman natin yung nakalagay yung cooling fan natin. Yan. So, yun yung magiging itsura niya guys kung gagamitin nyo siya as a set. Yan. Yan guys. AK03 Fantasy. Yun. So, etong ano niya. Left trigger, pinaka-okay siya sa mga semi-automatic rifle, yung mga hindi siya, pag pinindot mo hindi automatic na bumabaril, no? Doon ka magkaka-advantage, semi-auto. Okay, sa bililaw. So, yun lang guys. Para sa akin, no, meron kasi siya 3 parts niya. Yung pinaka sa fan niya, siguro, ang rate natin dito, mga ano siguro, na out of 10, mga 8, 7 to 8. No, kasi fan siya eh. Hindi siya yung asin cooler. Kaso makaka-apekto man naman kasi sa price yun kung cooler talaga siya.
Tapos, etong ano niya, ito yung pinakagusto ko, for me, okay siya, 9 out of 10, kasi hindi naman siya adjustable. Oo, karamihan sa mga ganito, wala pa atang adjustable na ganitong trigger, yung merong yung sinacharge siya. Ayun pala yung charging port niya sa dulo. Ayun. No, 9 out of 10, tapos etong isa niya, siguro 8 out of 10. Para siyang ano, normal trigger. For me, goods naman siya. Kung ayaw niyong gamitin itong fan, tapon niyo, yun. Yan, lagay niyo lang dyan, tapos set na lang. No, goods tayo din, guys. Yun na kailangan, huwag na natin itest sa ano siguro muna. Sa mismong in-game, ang gawin natin, yung ano na lang, download niyo na lang yung top counter. Kung hari, nakabili kayo. Makikita niyo naman kung gumagana yung triggers niyo. Diba? So, yun lang guys, sana nagustuhan niyo itong video natin. No? Gagawa pa ako ng isang video natin. Yung isang malupit na video natin, no? Watch out lang kayo guys. Maraming salamat sa mga nanood. No? Tapos, nakalimutan ko sabihin, mag-giveaway tayo ng isang AK-03. Sa mga gustong sumali, basahin nyo yung description. Tapos sa mga gustong umorder na, no, iiwan ko yung link, Shopee Cash and Delivery, sa description rin. So yun lang guys. Maraming salamat sa mga manunood at nanunood. Peace tayo dyan. Guys, balikan ko lang pala ito bago matapos yung video natin. Kasi kanina namatay, di ba? Wala lang pala siya sa charge dahil stock charge lang yung kanina. So yun, okay na siya. One, two, three. So, yun guys. Saka yung trigger pala, yung gear fort niya, kulang lang sa charge yung trigger dahil stuck siya. So, remember, pag bumili kayo, i-charge nyo muna bago nyo gamitin para mas okay. Yun lang guys. Maraming salamat. Peace tayo ulit dyan!